totoong istorya ng mga totoong tao. Malaking na yan, nakatulong sa akin yung cancer bite. Blood sugar ko ay 120 na lang, dati 200. Ang paa ko, ang kamay ko, hindi na namamanhid. Nabigyan ng totoong lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Naging part na siya ng lifestyle ko. Nirecommend ako sa mga friend ko rin na may mga sakit. Cancer bite? Ay, matindi yan. Totoong lunas na nagbibigay pag-asa. Yun. Yan. Ako, sigurado Santos Senior, 82 years old. Minsan ako may natutulog, minsan nagigisil ako. Nakakaranda ako ng pananakit ng aking likod, takbaywang. At ang aking mga paa, minsan ay parang namamanhid. Ay talagang halos hindi ako maka... Pag ako'y nakahinga at nakatagilid, halos mahirapan akong pumihit ng aking katawan. Pag sumakit ang aking baywang, talagang minsan hindi ako nakakapasok sa trabaho. Mga dalawang araw, gawa sa indenda ito siguro. Pero sa awa ng Panginoon Diyos, sa edad kong 82, ay nakakapagharap ko ay paraman ako para huwag na akong aasa sa mga bigay ng aking mga anak. Nung ako'y ma-hospital, inabot naman ako ng isang linggo sa hospital. Ako'y sabi ko, ilabas na ako at wala na akong mayigil ang aking pakiramdam. Gawa nga yung ubo at saka sakit ng likod. Kaya ang sabi ng aking barak, hindi pwede, hindi ako dali ikumpay sa ospital para maalagaan ako ng nurse. Pag ako inuubo at sinisipon, matagal, bago matanggal, lingguhan. At ang pliba sa pahamad, lalamunan ko ay parang nakadikit. Hindi ko naman masabi sa malamig ng panahon sapagkat basta pagkakang bahin ng bahin, mabaya, maya isang araw, dalawang araw, ay ito may sipon na ako, inuubo na ako, lingguhan. Kung minsan, ang palalakit ng aking dimdim, minsan ako ay pag inuubo ako, sumasakit pati ang tagiliran ko. Ayaw pong isang araw, ako ay galing sa komisyon. Ayun, nung ako nanonood, nung umuwi sa amin, nanonood ako ng TV. Ay nakaramdam ako ngayon ng pangangailan, yung ako'y dudumi. Ay hindi ako'y dumumi. Ay kaunti lang naman ang aking dumi, may kasamang dugo. Kaya sabi ko sa aking marak, anak, may dugo ang aking dumi. Ano kaya ito? Ay mabuti pa tatay, pati ng kita sa doktor. Kaya dinala ko sa doktor sa ospital. Ang finding ng doktor, simptomas daw ng ulcer. Ay sabi ko, paano ako nga ako magkaka-ulcer? Ay doon sa komisyon. Ay ang dami baka mabila ng pagkain. Ay paano magkaka-ulcer ako? Ay sabi ng doktor, ay talagang ganyan po. Hindi natin mga iwasan niyang ganyan. Sumasapit sa buhay ng tao. Basically, ang ulcer, may dalawang types. No? Yung tinatawag na gastric ulcer, tsaka duodenal ulcer. So, ibig sabihin, ulcer po yan sa tiyan at ulcer po sa bituka. Ang nangyayari po dyan no, is nagkakaroon po ng isang butas doon po sa pinakapader ng tiyan or bituka due to mostly isang infection po na tinatawag natin na Helicobacter pylori infection. So, isa po yung bacteria. No? Ang symptoms actually ng ulcer is abdominal pain dito sa epigastric area, medyo mataas, no? Kapag nagbo-bleed naman ito, pwedeng dumumi yung pasyente ng dugo na either color black na dumi. Ibig sabihin, nanuyo na yung dugo sa loob. Or pwede rin na magsuka siya ng dugo. Ang ulcer po potentially, dedekado po yan. So, dapat po hindi po pinagwawalang bahala. And pinapatingnan po dapat yan sa isang gastroenterologist para mabigyan po ng tamang gamot. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Ang pag-asa ko ay walang ibang tutulong sa akin kundi ang ating Ama sapagkat ang aking pananampalataya, ano man ang naisin ng tao kung talagang oras mo na, wala na tayong magawa. Pero sa pakiramdam ko,
ay kaya ko pa, lagi ako masaya. Sapagkat sabi, pagka malungkot ka, lalong iisa ang buhay mo. Kaya sabi nga ni Obligar, kinakaya na rin isang taong laging masaya. Huwag mag-alaga ng problema. So tandaan po natin, no, ang mga sakit naman po, karamihan po sa kanila ay meron pong lunas. No? Kailangan lang po, may diagnose po natin na maaga para masolusyonan po agad yung problema. So don't forget to consult your doctor para po laging healthy po tayo. Unang gumamit kasi ng King Herbal yung aking asawa. Noong siya ay madala sa ospital, ang edad niya ay 82. Ayun, noong makita ko, hindi ko magagamit pala ng King Herbal ito. Ay, yun ang nga nasa isip ko. Pero nasa ospital na. Pero si Mrs., kaya pinakawa ko sa ospital, dumudumi ng dugo. Pag nasuka, may kasamang dugo. Ang pahinding ng doktor sa Mrs. ko ay sa atay. Sabi ko, kinausap ko yung aking barang at tinapat ako ng doktor. Ay, tanggap ko na. Sapagkat sa kabila ng kahirapan namin magkasawa, napalaki namin ang aming anak na walo. Nakatapos naman sila, kinausap ko yung aking barak na huwag silang malungkot. Pagkat dyan naman tayo pumunta lahat ng tao. Unay-una lamang. Hanggang ngayon ay alaala ko pa yung asawa ko, pagkat mahal ko. Kung hindi ko nga nalaman at hindi ko natuklasan na mahal kong asawa ay gumagamit, ay baka wala na rin akong masasabi, kundi baka sumabay na naora pa ako sa misis ko. Pagkat wala akong pag-asa rin eh. Kaya nung ako'y sumubog na, nagumakit ang King Herbal, ay malaki ang pag-asa ko. Nadagdagan na nga yung pag-asa, una, sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos, ay buo nga pananiwala ko na bibigyan pa ako ng malawak na mabubuhay mula noong mahigi na ang aking pakiramdam ko, tuloy-tuloy na rin ang aking pagpasok sa aking trabaho bilang pagbibinta ng isda sa komisyon sa PISPORT. Ang oras, alas 7 ng gabi hanggang alas 12. Uwi ng bayan ng alas 12. Tapos pagdating ng alas 2 ng umaga, madaling araw, babago ulit, pumunta na naman sa PISPORT. Pagbibinta ulit ng isda hanggang alas 7 ng umaga. Sa pagkakalatang kong pakiramdam, ay napakalwan na ang aking pakiramdam. Thank you.
Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban, karehirera po. Tandaan, King Serbal, biyaya ng kalikasan.